Hello everyone, for today's video, story time muna tayo while I'm doing my lesson plan. I-share ko sa inyo kung paano ako naging isang guro. Bago ako naging isang guro, nag-aral muna ako or nakapag-aral ako ng isang taon sa kursong Bachelor of Science and Development Management sa University of Southern Mindanao. Pero natigil ako sa pag-aaral dahil sa kawalan ng pera. At dahil natigil ako sa pag-aaral, palihim akong nag-apply or naghanap ng recruiter para mamasukan bilang isang OFW. Yes, palihim kasi nga ayaw ng mga parents ko. And that time, mabilis ang proseso ng mga papers ko. Mabilis na tapos. Kaya mabilis din akong nakalipad patungong ibang bansa. And nung nasa ibang bansa na ako, doon ko na-realize na ang hirap pala ng buhay sa ibang bansa. Ang daming bawal. Noon, bawal sa akin ang cellphone. Tapos, yung ang daming trabaho. Kaya kayo, huwag niyong maliitin ng mga OFW kasi hindi niyo alam kung ano yung buhay na nararanasan nila sa ibang bansa. And nung lumipas ang ilang taon, more than 3 years ako sa ibang bansa, doon ko na-realize or lagi ko naiisip na kamusta na kaya yung mga classmate ko? Kamusta na kaya yung mga kaibigan ko? Kasi wala akong contact sa kanila. Siguro may magaganda na silang buhay. Siguro lahat sila nakapagtapos na sa pag-aaral. Yan ang lagi kong naiisip. Kaya nadidepressed ako sa bagay na yun. So ayun, nag-decide ako mag-uwi. Mabilis yung proseso kasi nga, uwing-uwi na ako. So pagdating ko sa Maynila, piling ko bagong labas ako sa kulungan. So ayun, pagdating ko sa amin, nag-design na din ako mag-enroll kasi atat na atat ako na makatapos mag-aral. So, nung nag-enroll ako, kumuha ako ng kursong education. So, nag-aaral ako, hindi ko pa masyadong feel na ano ba yung tinatawag na teacher? Kasi hindi ko siya gusto, pero yun yung kinuha ko. Kasi gusto kong ano bang tinatawag na teacher? Ano bang sinasabing teacher? So, kahit natapos ko na yung kurso na yun, parang hindi ko pa rin feel na yun yung pinag-aralan ko. So, ako pa siya na-realize way back 2019 after ng graduation ko, nag-volunteer teacher ako sa school na malapit din dito sa lugar namin. So, yun, nung nag-volunteer teacher ako, nag-review ako sa review center, which is CBRC. And I took the board exam last September 26, 2021. And alhamdulillah, I passed the LET. So, after ko mag-take oath, I processed all the papers from PRC. So, after that, nag-submit kami ng pertinent papers sa division and sa region. Ilang buwan ang hinintay namin bago kami makatanggap ng update na kasali kami sa magdidemo from Maguindana 1. And that was June 2, 2022. Nag-start kami magdemo. And until now, naghihintay pa rin ng update kung kasali or natanggap ba kami or yung application namin for Teacher Wide. Kaya to all aspiring teacher dyan, wag na wag kayong susuko dahil darating din ang araw na papasa rin kayo sa LET at magiging public teacher din tayong lahat. Yeah, tayong lahat. Just pray and wait for our time. That's all. Thank you for watching and listening to my story.